I love the city, you sleep like a baby. I love this place, I love to stay. It is more fun in Cagayan. Bago pa man naging ikasampung syudad na may pinakamalaking populasyon sa buong bansa, napakarami na ang nangyari sa kasaysayan na nag-iwan ng marka ng mga Kagay-anon na bansagang City of Golden Friendship. Ngayon, tsada sa tanan atong pag-aistoryahan ang syudad ng Cagayan de Oro. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang TROPASTORYA. Ayon kay Father Miguel Bernard ng Javier University, isa sa mga bersyon na sinasabing ang pangalan ng Cagayan ay mula sa salitang Cagay na mula sa root word na ag, na mula naman sa salitang Malayo-Polynesian na agos na ibig sabihin ay pagdaloy ng tubig. Ang salitang ag ay nangangahulugang tubig na tinutukoy ang isang ilog, samantala ang de oro naman ay nagmula sa salitang Spanish na ibig sabihin ay golden. Cagayan de Oro na ibig sabihin ay river of gold. Ngunit ayon kay Dr. Lawrence A. Reed, Professor Emeritus, Department of Linguistic, University of Hawaii, ang Cagayan ay mula sa ancient Philippine word na karayan na ibig sabihin ay river, na siya namang kinuhang pangalan ng Cagayan sa may parteng Luzon. 2,000 years ago, may mga Kagay-anon na naninirahan sa lugar ng Huluga sa Himologan na malapit sa Tagbalitang Cave sa may Taguanaw. Ito ang mga lugar sa Cagayan kung saan nakita ang iba't ibang lumang gamit ng mga Kagay-anon. Ayon kay Father Francisco Demetrio, isang archaeologist and Filipino folklorist sa Javier University, mayroong mga nakulikta na mga implements tulad na lamang ng mga palayok at mga tipak sa lugar kung saan dinaan ito sa isang carbon dating process sa Philippine Historical Museum at natuklasan na around 2,000 years ago na may mga naninirahan sa nasabing lugar. Isa lamang itong dahilan kung saan nagpapakita na isa din ang Cagayan sa matandang lugar sa Pilipinas bago pa man ito sakupin ng mga conquistador. Sa panahon na yon, may tatlong sultan sa Mindanao at Sulu. Ito ay ang sultan ng Sulu na si Sheriff Alha Ladin, sultan ng Maguindanao na si Sheriff Maui, at sultanate ng Tagaluan ay sa ilalim naman ni Sultan Sheriff Muhammad Kabungsuan. Ang Cagayan na dati ay tinawag na Kalambaguhan, na may mga pamayanan na natinerhan ng mga Bukidnons na malapit sa ilog ng Kalambaguhan. Ang ilog na ngayon ay tinawag na Cagayan River. Sa panahon na yon, si Sultan Kudarat kasama ang kanyang mga nasasakupan ay nilusob ang lugar ng Mantikaw sa Tagnipa o El Salvador at Iligan dahil gusto nilang sakupin ang lugar kasama na ang Kalambaguhan. Dahil sa madalas na pag-atake, lumipat ang mga nakatira malapit sa ilog papuntang Huluga sa pangunguna ng kanilang pinuno na si Dato Salangsang, pinuno ng Himologan. 1622, sa pagdating ng mga Espanyol sa Butuan, sa pangunguna ni Father Agustin de San Pedro, isang Spanish friar na kilala sa tawag na El Padre Capitan, ay nakipagkita kay Dato Salangsang at nagsabi na manirahan sila sa isang lugar na kayang protektahan at isang strategic na lokasyon. Sila ay lumipat at yan ang lugar ngayon sa Gaston Park na may kathedral, at dyan nagsimula ang mga settlements na tinirhan ng mga Kagay-anon at nabuo ang lugar ng Cagayan. 1818, hinati ang Mindanao sa politiko-military district. Isa sa mga ito ay ang Segundo Distrito de Misamis, ang pinakamahabang distrito sa Mindanao. Ang distrito na ito ay binubuo ngayon ng mga lugar ng Misamis Oriental,
Misamis Occidental, Camiguin, Bukidnon, Lanao, Zamboanga del Norte at hilagang parte ng Cotabato. 1897, ang Cagayan de Misamis ay kilala na isa sa mga nangunguna sa pag-aalsa sa buong Mindanao laban sa mga mananakop. June 1900s, natalo ang mga Amerikano sa mga revolusyonaryong Pilipino sa Battle of Macahambos Hill sa pangunguna ni Colonel Apolinar Velez. December 17, 1949, ang bagong kongresman na si Emmanuel Pilais ay nagpasa ng panukalang batas sa Kongreso na bubuo ng siyudad ng Cagayan de Oro na siya namang naaprubahan at ito'y pinirmahan ni Pangulong Elpidio Quirino noong June 15, 1950. Hindi maikakaila na ang napagdaanan sa nakaraan at leksyon sa kasaysayan sa lugar ay nagpapanatili na patuloy pa rin ang pag-unlad ng lungsod ng Cagayan de Oro.